Sa paglabas nga po mga idol ng mga balitang makakapag-practice na si Kyrie Irving sa Brooklyn Nets ay sasagutin na nga po natin ngayon dito sa ating pinakabagong video ang inyong katanungan kung makakabalik o makakapaglaro na nga ba siya sa kanilang mga susunod na game. Well, sasamahan na rin natin yan ang balitang balik MVP na si Derrick Rose at ang balitang may tinatamo nga pong injury ngayon. Dagdag injury na naman ang dalawa pang manlalaro ng Los Angeles Lakers. Sino-sino kaya sila? Kaya tara, umpisahan na natin to. Tama nga po ang inyong narinig kanina. Makakapag-practice na nga po si Kyrie Irving sa lugar ng Brooklyn. Ayon nga po sa inalabas na balita ni Shams Aranya, ikinumpirma na nga po nito na pinayagan na si Kyrie Irving na makapag-practice kasama ang kanyang team na Brooklyn at sa kanilang sariling practice facility. Sinabi nga po ng isang opisyal sa New York City na may tuturing na private office ang practice facility ng Brooklyn Nets, kaya maaari nga po dito makapag-ensayo si Kyrie Irving. Ngunit lilinawin ko lang mga idol, sa kabila nga po niyan ay mahigpit pa rin naman nga pong pinagbabawalan si Kyrie Irving na maglaro sa loob ng kanilang home court na Barclays Center dahil hindi pa rin naman nga po ito nagpapabakuna. Hanggat nagpapatigas pa rin nga po si Kyrie Irving ngayon ay mananatiling sarado pa rin nga po ang pinto ng Barclays Center para sa kanya. Bukod rin naman nga po sa hindi paglalaro nito sa kanilang mga home games ay hindi rin naman nga po siya papayagan na makapaglaro sa lugar ng Los Angeles at San Francisco. Sa madaling salita mga idol, hindi nga po siya makakasama sa kanilang mga laban kontra sa Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers at Golden State Warriors. Dumiretso naman tayo sa ating pangalawang pag-uusapan ngayon, which is ang balita patungkol sa ating pinakabatang MVP na si Derrick Rose. Kung inyo nga pong matatandaan, inaasahan nga po na mababawasan ng kaunti ang playing time ni Derrick Rose ngayong taon para sa New York Knicks kasunod ng pagkuha nila kay Kemba Walker sa nagdaang offseason. Kaya marami na nga po nag-expect na hindi na ganoon kaganda ang magiging laro nito. Ngunit pinapatunayan pa rin nga po ni Derrick Rose ngayon kung bakit siya ang tinanghal na pinakabatang MVP, dahil kahit man nga po off the bench na lamang ang kanyang role ay isa pa rin nga po siya sa mga pinakamahalagang piyesa ng kanilang prangkisa. Yes mga idol, kabilang nga po si Derrick Rose sa mga tumulong sa New York Knicks para maipanalo ang kanilang unang dalawang game sa preseason laban sa mga teams ng Indiana Pacers at Washington Wizards sa pag-a-average na dito ng 11.5 points, 4 rebounds at 5 assists. Kaya ibig sabihin lang nga po niyan, nakakahanap pa rin nga po ngayon ng paraan si Derrick Rose para magkaroon siya ng impact sa kanilang mga laban. Sa panghuling story naman tayo, bagamat man nga po hindi pa naman pumapasok ang Los Angeles Lakers sa regular season, ay sunod-sunod na nga po ang pagkakaroon ng injury ng kanilang mga manlalaro ngayon. Yes mga idol, pagkatapos nga po ng pagkadali ng binte ni Trevor Ariza noong nakarang araw, ay sinundan naman nga po ito ng balitang nagtamo na naman ng injury ang kanilang dalawang manlalaro na sina Malik Monk at Talin Horton-Tucker. Well, ayon nga po sa inilabas na injury report ng Los Angeles Lakers, bago man nga po sila sumabak sa kanilang pang-apat na game sa preseason kontra muli sa Phoenix Suns, ay inilahad na nga po dito na nagtamo ng injury sa kanyang kanang hinlalaki ang kanilang guard na si Talin Horton-Tucker. Habang ang kanila naman nga pong bagong player na si Malik Monk ay nagtamo naman ng injury sa kanyang kanang singit. Bukod nga po sa balitang yan, ay wala na rin naman nga po silang inilabas na detalye tungkol sa timeline ng pagbabalik ng kanilang mga players. Ayon nga po sa ilang mga eksperto, hindi nga daw po magandang senyales para sa Los Angeles Lakers ang mga nangyari sa kanilang mga manlalaro, lalo pat maaari nga po isa ito sa makasira na naman sa kanilang plano na magkampyon ngayong taon. So, that's it mga idol ang ating latest video na ating pinag-usapan ngayong araw na ito dito. Once again, this is your J-Zone TV. Don't forget to subscribe at syempre pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayong ma-notify sa mga videos na ina-upload ko. Bisitahin, i-follow nyo na rin ang ating Facebook page, J-Zone TV. Shoutout nga pala sa lahat ng laging nanunood na mga taga Batangas, syempre mga taga Baguio at Ilocos Norte. Maraming maraming salamat mga idol.